Yung away pamilya, pamilya dapat yon. You don't pit them against each other or compare. Because different fathers. Pinabastos yung mga anak ko. Spare my children. They don't deserve it. Kung gawin ba sa mga anak ninyo yun. Oh, sure. Gusto nyo. Napakasakit po noon sa isang magulang. Please spare my children. Hi guys! Eto, hindi basta-basta ang... Ano bang meron? Wala pa akong ginagawa. Natatawa na kagad ang mga bisita natin. Yan ang appeal mo. Yung appeal mo, happy pill ka. Maganda yes. Yan, bakit mega? And today is the mega sexy episode of The Weez wow. Listens with the mega star, the sexiest woman ever. And the number one fan of the star for all season. Thank you very much, Miss Sharon Cuneta. Mami Mega, I missed you! Hello! Magandang araw po sa inyong lahat na nanonood sa The Weez Listens. Katulad ko po. Favorite ko itong vlog mo. Si Mami Mega, ang tagal kong hindi nakasama. Magka-text kami. Ang dami nangyaring napakaganda sa buhay mo lately. Una-una, nandyan yung Dear Heart concert kasama yes. si Tita Gabby. Yeah. How was that experience? Actually, tinatry kong i-book, di ba, si Tita Mega nung nalaman ko na may concert kayo ni Tita Gabby. Ah, pero we were so busy. Yes, sabi ko baka pwedeng gumawa ng paraan. Kung hindi man makagawa ng konting oras sa The Weez Listens, kahit mag-guest ako sa concert with 32 songs. Walang nagsabi sa akin noon. Siguro parang alam na nilang parang X agad eh. Parang... Kahit 32 songs man lang na medley. Kasi parang ngayon lang kami ulit nag-show ni Gabby, nasira pa. Natawa ako sa pagbabasto sa akin ah. Kita mo, natawa ako ng 2 seconds, tapos bumalik yung tika lang. Sira pa. Mami Mega, ganito na lang. Okay. Ayoko magyabang. Mag-duet tayo ng The Prayer. Sige. Mag-duet tayo ng The Prayer. Anong prayer to? Partida. Kakain pa ako ng puto seco bago kumanta. Ito ba yung kay Josh Groban? Kasi tama yung bakang prayer na alam. Una sa lahat, hindi ko naiintindihan yung words mo. Sorry. Na-snort to na. But how was that working with Tita Gabby again? In the beginning, admittedly, medyo awkward yun talaga. Yun sobra, okay. From awkwardness to sobrang komportable na kami. We're very good working partners. I can't say we don't keep in touch. Like ngayon, tapos na yung tatlong shows, yes. No? It's not like we text each other. Wala, we don't keep in touch. But oh, we have Casey in common. So That's more than enough to maintain something. Yes. We'll never get rid of each other because we have a daughter yes. together. Ano pakiramdam mo, you felt na ganun kainit pa rin yung pagtanggap sa inyo ni Tito Gabby? It was so overwhelming. Kasi parang, wow, Dear Heart, our first movie together came out in 1981. Parang 42 years later, we are still loved as much as parang we just did our first movie together yesterday. These are people that grew up with us. So parang feeling ko, ang meron kami with them na wala siguro sa ibang bata pa, na magkakaroon din naman, yung shared history growing up. Parang we represent their generation and they probably remember certain important events in their lives nung napanood nila yung movie namin na ito o yung movie na yon. So parang naging parte kami ng buhay nila. They grew up with us. Tapos because of that, their children got to know us and so on and so forth. May bagong man generation na fans ngayon kami. Yung natatunayin ko, nakita ko yun kay Mommy. Nakita ko yun kay Tita Maria, kay yes. Tito Dick na yes, there's true. A new generation. Nagugulat sila pag nami-meet nila yung fans. Ah, fan ng mommy mo? Yes. Hindi, ako po mismo. That's true. That diba? Happens to me so, too. So anong pakiramdam na more and more people, regardless of the age, na na-appreciate nila what you have to offer? You know, I have a new fan club that is called Gen S. Gen They're S. the Sharon generation. They name themselves. Okay. And it's kids from 10 to 20s and up. You know, parang... They're different groups, no? But it's wonderful kasi parang feeling mo, wow, parang siguro I did something right kasi parang na-cross ko ilang henerasyon yes. na may ginagawa siguro akong tama. And my operative word is inspire, eh. Yeah. Kasi we all fall down. It's how we pick ourselves of course. up. And that's, I think, hindi ko sinadya yun, pero that's
That happened to me so many times in my life na siguro they see, oh, she's also human, but look, she picks herself up and she's able to focus. I've never been self-destructive. I don't drink, never done drugs. The only stupid vice I have ever had in my life was smoking, which I kicked 20 years ago. Good job. Yeah, a good job, because I said, are you stupid? You're not stupid. You know this is gonna kill you. Why are you doing it? You knew the realization, well, that's why you stopped. Oh, no, it. I realized it long before I finally quit, because it is a drug. Yes. So once it's in your system, it's not like you can quit cold turkey. It's hard. Oh, so, it's a process. Yes. So I prayed and prayed, and when I got pregnant with Miel, I never, ever, ever went back. De, pero nakakatuwa lang din talaga na Gen S, no? Gen S. Kaya tayo magkakagano. Wala akong ganun mga fans na mga Gen L. Ang pangalan ng fans club ko is, nilagay nila dati, hindi kami fans, Luis, wag kang feeling. So feeling ko hindi talaga sila fans. Baka galit lang sila sa akin talaga. Hindi, nakakatuwa lang din. Because I ayoko na. Baka pinagpipilitan ko lang ng fans sila. Alam mo, pag pinapanood ko kayo ni Ate B, kung ano-ano ginagawa mo sa mama mo, yung nag-shorts ng napaka-ikla, sabi ng mama mo, ano ba yung suot mo, palit ka? Bakit pinalitan mo yung t-shirt? Anak, bilis ka naman. Sige na, please. Kasi naihilo ko sa itsura niya. Grabe talaga. Nakatakin hanggang... Ito na. Nag-jacket ako. Sinasacrifice ko ang sarili ko, Mami Mega, para magkaroon ng career si Mami. Kasi naniniwala ako, may potential siya sa industriya. Masisikat din siya. Hindi lang siya nabibigyan ng tamang pagkakataon. Pero kumbaga, naniniwala ako na meron. Naninilabot ako sa kapal ng mukha mo. Si Vilma Santos, yung adoration ko sa mama mo, ginaganyan mo lang, bastos ka! Yung pagkakasabi mo, Mami Mega, natatawa ka. Pwede ko sabihin na joke, pero ramdam ko eh. Tumagsapul eh. Yung pagkakasabi na ang kapal ng mukha mo, parang ang tagal mo nang gustong sabihin sa akin yun. Hindi naman. Nabigyan ka lang ng pagkakataon. Hindi naman. Pag pinag-uusapan lang si Ate V, huwag mong ginaganyan si Ate V. Huwag mong ginaganyan si Ate V. Na-hurt ako. Uy, be proud kay Mami, ha? Of course. 2024, si Mami is part of Going Bulilit na. Napakasama. Ang Mami mo, petit. Petit na maganda. Si Mami is petit and down to beautiful. Earth. Beautiful. Down to earth. Bakit naman may pagganda? Malapit-lapit si Mami sa lupa. May, uy, Mami ko, hindi basta matutumba sa lindol yan, ha? Darna yan, ano ka ba? Sobrang lapit ng lupa, kahit anong alog mo kay Mami, ganda ng pagkakagano ni Mami. Graceful! Mami, see, I love you so much. Ate, papagalit, paluin ko to. Ito, kay Mami Mega, you've been in the public eye for how long? Your whole life? 45 years. 45 yes. years. Since I was 12. Your mama was younger. How does it feel na at a very young age, kahit pa paano, alam ko rin to, kilala ka na kagad. Bawat galaw mo will be scrutinized. Bawat mali mo, pwedeng pag-usapan. Bawat victory mo, pwedeng palakpakan. Mm-hmm. Ano pakiramdam nun? Yung positives, syempre, like any normal human being, syempre, it makes you feel good. They make you, they uplift your spirits. Pero pag negative, okay lang sa akin kung constructive. Ang syempre downside nun is maraming mag-iimbento, maraming magsisinungaling para masira ka. To this day, I don't understand how people find joy in doing that to other people. Parang you have to step on someone in order to lift yourself up. It's a mystery to me. Pero that's part of the whole package. Ang sabi nga ng daddy ko noon, hindi naman pupukulin ang isang puno na hindi nagbubunga. Ibig sabihin, pinag-uusapan ka pa rin, siguro tingin nila, relevant ka. So, magpasalamat ka na rin sa ganon. They keep you in the news. Although, sabi nga nila, di ba, good news or bad news is still news. Yes. I'd rather just not have any news about me kung gagawa nyo lang ako ng storya or, you know, make assumptions about me na mali or judge agad, yung ganon. Meron kasing criticisms na alam ako, mo, totoo. Yung parang, I was raised not, but tingnan mo rin, kasi baka may ginagawa ka. Tapos, ayoko nga. Parang nawala ako sa sarili noon. I have to give credit to my parents. Kasi when you're young, impressionable ka eh. Tapos sisikat ka agad. Ang daling lumaki ng ulo ng isang bata. Diba? Yes. Wala ka pang maturity. Hindi mo pa alam yung pwede ka, yung downfall side. Diba? So parang yung parents sorry, ko ang ano. Impressionable. Ang usapan natin hanggang 4 syllables lang ang mga English natin. Ba't tayo napunta sa 5? Pag 5, sabi ko, ipapakap ko. Tumigil kang ganun. Walang nagbabagsak ng syllables dito na. Lolo ko pa talaga.
Okay, happy pill. Si HP na kita. HP Luis. Then, sabi mo nga, diba, pinupukul ka ng mga issue na ganyan. And one thing about everything is, kung ano man yung kasikatan mo na pupunan ng tao, it trickles down. Unfortunately, to your family. That is what hurts the most. Yun ang tatanungin ko, na how does it feel na even if you don't want to answer, it's okay. Yeah. As a parent, I understand it. Yes. Pag nalalagyan ng kulay, ang hindi naman kailangan lagyan ng kulay. Or binabastos yung mga anak ko. Or binabastos. Na matters. Or parang, you know, family matters na, syempre pag magkapatid, minsan merong hindi pagkakaunawaan, yes. Di ba? You know that, di ba? Yes. Lahat ng pamilya merong ganon. Walang pamilya sa mundo na hindi ganon. What kind of a person picks on your children because they side with one child? Yung away pamilya, pamilya dapat yon. You don't pit them against each other or compare. True. Because different fathers, you cannot compare. Yeah. Apples and oranges. Pangalawa, why are you putting my children through so much pain and heartache that they are not used to? Hindi naman showbiz yung iba kong anak. At mas bata, di ba? So si Casey, miski paano, she has a feel for it kasi she's been in showbiz also for a time na. It pains me as a mother na kung ako na lang. Kung meron akong ginagawang ayaw nyo o may ginagawang yung tatay nila na ayaw nyo, kami na lang. Huwag yung mga bata. Please spare my children. Spare my children. They don't deserve it. Kung gawin ba sa mga anak niyo yun? I'm sure. Gusto niyo? Napakasakit po noon sa isang magulang. Di ba pag nagkakasakit si Rosie, mas, I hope hindi pa siya nagkakasakit. Hindi pa. Pero kunyari mo, dadating ka sa point na lalag natin yung bata, ang dinadasal mo, Lord, ako na lang. Dadating doon, yung pakayang ganyan, di ba ayaw mo padapuan sila mo? Di ba pwede parang Lord yung kapitbahay na lang? Ba't ko gusto magkasakit? Siyempre, di ba nananahimik ako eh. Pero kumawari naman yung kapitbahay mo, parang ang sama akong tao. It battle niya yun. Kasi magtatrabaho ako para sa anak ko eh. So bakit may sakit yung anak ko? Hindi kasi ikaw kaya mo minum ng gamot. O injection, kaya mo eh, matapang. Kaya ka mag-bioflu. Pero speaking of Casey, balik ako lang si Casey. Okay. You had such a beautiful moment sa concert. Nakita kayo na nag-trending. How was that moment? You know, the thing is, she came as a surprise during the last rehearsal, the night before the show. She came to MOA Arena. And it was the first time I saw her since my birthday in January. Wow. From January 6, October 26, ko siya nakita. Sabi ko, buti na lang. Kasi when I was just like that on stage waiting for the next song to be rehearsed, biglang, Mama, pagtingin ko, she was coming up. Kasi, gumanon lang talaga ako. Na-post ko yun sa Instagram eh. Ang haba pa noon, pinutol na lang nila. Alam mo, ano't anuman ang daanan ng mag-ina. Ang nanay talaga, kahit anong gawin mo, hindi matitiis ang anak. Talaga ipaglalaban ng anak. Mamamatay ka for your child. Parang pag nakita mo, nalimot mo na lahat. Lahat ng tampo, lahat ng... In the end, alam mo, none of it will matter. In the end. And you will regret all the time that you wasted not seeing each other because you had certain issues, certain na hindi na-resolve. It's a process. But she's a full-grown adult and she's a smart girl, so she has a life of her own. Iba yung dynamic sa anak kong panganay dito sa mga... Yes. Sa tatlong mas bata. So, sa akin... Everything. Wala. Wala akong nakita, wala akong naalala, walang importante sa akin at that moment, kundi yung nandun siya. When the show came, medyo na-break in na ako the night before. So yung iyak ko was a little bit more controlled, but still I couldn't help it. Of course. Mother's love will always sobra, be mother's love. Yeah. Nakumbaga, ako, alam ko kung gaano ko kamahal ang anak ko. Pero alam ko na iba talaga ang pagmamahal ng isang ina sa kanya anak. Thank you. Diba? It'll always be. Siguro, napanood ko sa movie yun eh. I forgot which movie. Parang sabi niya, mother's love is the closest to God's love. Oh, that's beautiful. And I think that's true. Diba si Miel also recently came out. Yes. Diba? Na yes. She's part of the community. Yeah, she's queer. She's queer. Ano pakiramdam naman nun? Conservative ako eh. Yes. Yung parang siya,
Pero yung anak ko, alam mo, in the end, like I said, pag nanay ka, gusto mo lang yung happiness ng anak mo. Eh, ang tinutiyo ng anak ko, hindi naman sakit yung pagiging of course, member ng LGBTQ++ community. It's not a sickness. Of course. You know, parang she didn't choose to be. Inara ka ba niya? Dinaan ba sa casual na usapan? Or did no, she go she through na, us. Like she sat? Was it simply over dinner she na mom? She was scared. Okay, she was okay. Scared. And then, lahat kami parang, syempre yung una, oh, nakakagulat eh. Parang, you? Kasi si Yel yung baby eh. Baby peanut ko yun. So, after a while, parang okay anak, whatever makes you happy. So, I support her fully. Walang iniba. Walang iniba. Kasi parang feeling ko, I mean, who am I? I don't think anybody's in a position to judge. I grew up around gay people, lesbians. You know, my mommy took care of tomboys and gay people na I grew up na sila yung laging katulong ni mommy. Friendship-wise, I have a lot of friends who are gay and lesbian who are actually some of the most decent and most loyal ma-treasure and most upright ng buhay mo. People yeah. that true, I have true. Known. Ako, same thing, diba? Regardless, it doesn't matter what community, etc. Yes. Girl, boy, bakla, tomboy, LGBTQIA. Ang pinaka-importante lang is I just hope and pray na my child will be a blessing to other people. Exactly. Yun basta matino ang pagkatao yun ng lang anak yun. Mo. Regardless kung saan niya mahanap ang puso niya, basta pag nag-usapan siya, ayan si Peanut, blessing sa mga tao. Yan. Kasi nakakaawa, di ba, Luis, yung mga tinatatwa ng magulang dahil nag-come out as gay or lesbian. Parang biglang tinatakwil. Naawa ako sa kanila kasi parang anak nyo yan eh. Parang it doesn't mean may ginawa kayong mali. It's it's just not the norm. Siguro noon hindi pinag-uusapan na ganito ka-open. Pero marami na noon pa. Yeah. Eh ngayon na pwede. Bigyan niyo ng suporta 'yung anak niyo. Maganda 'yung nakakatulong, marunong magmahal, marunong makipagkapwa-tao. 'Yun ang importante. I mean the fact na nasabi mo 'yan, it shows you know kung papaano kayo bilang magulang. And you know, Miel, kulang na lang tumama sa loto. Actually, because she is so lucky na ganong kainit, ganong kadali yung pagtanggap ninyo. Mami Mega, sa lahat ng mga accolades mo, lahat-lahat, ano pa bang gustong marating ng isang megastar? Meron pa ba to begin with? Alam mo, I'm very grateful for all my blessings. Your mama nga, I sent her a birthday message and she answered me. And I was so touched. Sabi niya, you know, Shahawi, you're also so blessed and all. And it's true. I'm very grateful for everything I've been blessed with. Pero you know what's funny? Lord, huwag kayong magagalit sa akin. Nakikwento ko lang. Isa lang yung dinasal ko na lahat pinigay sa akin, pwera yun. Kasi, nung bata ako, gusto ko lang mag-aasawa ako, magkakaanak, kasi alagaan ko lang yung asawa at mga anak ko. And then, I got married the first time. Obviously, it failed. And it's still a struggle, you know, to keep the second marriage going. Always, always a struggle. Magkaiba ang direksyon namin eh. He's a politician and you know I hate politics. Magkaiba kami, but we managed to make it work. Well, number one, because we love our kids, and we're both respectable people. Meron na parehong matinong tao, parehong mabait, parehong disente, na hindi nakikita ng tao yung nangyayari inside the bedroom or inside their house pag sila na lang. So, wala na sila doon. So, dalawang matinong tao na hindi lang magkasundo. So, kailangan maghiwalay. Kasi isa lang ang buhay eh. Mas masarap pag-usapan kasi kung may isang masama, isang maganda. Masarap ikwento. Oo, pero hindi eh. So, it's... Kung di ako nagkakamali, naghiwalay ang mommy at daddy ko nung nakita na ako, yung itsura ko. Para nagsisi sila. Parang bahala na to. Ito na yung pagkakamali ano natin. Mami Mega, totoo umiyak ang si mommy. Ang sama mo naman! Totoo umiyak si mommy nung nakita niya ako. Nabalitaan ko. Ako si Casey, nung pinatong sa akin dito, tinignan ko, say ko, bakit gray yung kulay ng anak ko na parang kulubot na kulubot? Eh, siyempre kalalabas na. Hindi ko naisip, 19 lang ako, firstly. Ba't ganda itsura? Eh, maganda naman kaming dalawa. The next day, Diyos ko, napaka-perfect pag lumalabas, na. Nag-fill up na yung mukha. Nag-perfect ka naman nung ano na, the following days. It's been 40 years, hindi pa, ha? Oh, Luis, you're very handsome, ha? You're very appealing. You got the best features of your daddy and mom. Sharon, ano ba? I have to say that. Hindi, totoo. No. I have dream daughters and dream sons aside from my own. Okay? Of course. Hindi ibig sabihin may dream daughter ako, may dream son ako. Eh, hindi ako natutuwa sa mga anak ko. Gusto ko lang kung meron pa akong anak, sana si ganon, sana ganon. Ikaw isa ka doon. Mr. Dream Boy, Mr. Dream Boy, I'm
Alam mo, nakakatawa na nasabi mo yan. Kasi may dala akong birth certificate na yun. Pwede kong papalitan yun. Ayoko kay Ate Vika. Pero eto, eto pa, bukod sa pagiging anak-anakan, speaking of being a mom, meron ka pang movie ngayon with Alden. Yes, ang title niya ay Family of Two. A Family of Two. A Mother and Son Story. What is it about? Obviously, a family of two. Yes. But basically, ano siya? Kaming dalawa lang forever kasi nabiyuda ako kunyari sa story nung 5 years old pa lang yung son ko. Tapos, since wala naman kaming pera, hindi ako makatapos ng college, basta para makatapos siya. Eh, lumaki na siya after all our lives na kaming dalawa lang. So, syempre, kailangan i-let go mo rin, di ba? It's a very simple but heartfelt story. Ang comment sa akin ng mga nakapanood na, yung nakangiti ka, pero hindi mo maintindihan, ba't tumutuloy yung luha mo? In the end, parang when you leave the theater, it's a feel-good movie. Plus, ang weird-weird kasi na-discover namin ni Alden, January 2 birthday niya ako, 6. Na-discover namin, we have so much in common. Even Frankie and Miel were saying, Mom, parang mas anak mo siya kaysa sa amin or mas marami kayong things in common. And then he's had interviews by my YouTube team. He's been interviewed by them. And afterwards, sabi nung head ng YouTube, Nay, ang weird po, parang kayo. Kasi we think the same way, we believe in the same things, we even invest in the same things, we're both into real estate, we have fun together, we understand each other, parang sinilang ko siya. So, isa pa yun, na kung may dream sana ko, isa pa yun, kasali mo na. Ayun, si Alden talaga, at saka kuya siya ng mga anak ko. What sets this apart from all the movies you've done? That it's about a mother and son, period, and it's not drama. It's not purely drama. It's just really about their relationship. Walang heavy-duty complications dun sa story. Hindi na kailangan. Real life lang. Nangyayari sa totoong buhay. At saka ang pinaka-touching yung relationship ng mag-ina na I'm hoping it's probably like you and your mom because it's so obvious when I see you together. You can't hide that eh. You can't mask it, di ba? Yes. Nakikita doon, sana marami pang mag-ina na katulad ng characters namin ni Alden doon sa movie. Well, why don't you invite everyone? Yes, please po, on December 25, please watch A Family of Two, Mother and Son Story starring Alden Richards and yours truly. It's a feel-good movie po and it's rated G for the whole family. Talaga pong kasama niyo po lahat, mag-e-enjoy po kayo dito at lalabas kayo na kung may tears man, happy tears po yan. It's a feel-good movie na tama-tama for Christmas. And I'm very, very happy that I finally have another movie in the MMFF. Yes. After 20 years. Wow. Crying Ladies was my last. Yes. I think it was my first also. Isang napakalaking... Aside from Captain Barbell when I played Darna. With your dad! Yes, he tama, was my Captain tama. Barbell. Naalala ko yun. Yeah. The very first Captain Barbell. Right. Kung hindi ako nagkakamali, kay Kuya Bistek. I was 20. Yeah. Yes, ikaw kalaban mo yung babaeng gagamba. Mali na kasi movie niya. Eh bakit ang pumatay dun sa main ano? Dun sa gagamba, si babaeng gagamba, si Darna. Alam mo yung story kasi. Okay. De kasi si Daddy ang napatay niya, yung malaking siya na puro bunga ng hangin. Bakit si Darna ang nakapantay dun kay gagamba? Nagganoon mo siya eh. Me as Darna, I was introduced in that movie of your father and Herbert na as Darna was because we were going to do a full-length Darna afterwards. Eh, nung araw, hindi pa uso yung wires na yun na high-tech, harness, na hindi harness. Masakit, yung mga harness ngayon. Nung araw, hirap kami, as in back-breaking, pagka yung bakal talaga sa studio, gagawin, flying, oh my God, wala kang, support. Mahirap. Tapos, ay, kapag ginawa ko po yung Darna, yung sweldo ko po ba pareho ng ano? Pareho. Ay, magdadrama na lang po ako. Hindi ko na tinuloy yung Darna. Actually, naging pala, totoo ha, since you mentioned it, naging pala isipan sa akin yun, na ikaw yung pumatay dun sa kalaban. Si Tito Tonton was there, di ba? Werewolf. Si Tito Tonton. Was that him? He was there. That's the same Captain Barbie. Siya yung isa sa mga unang-unang villain. Same movie. I don't remember that. Si Tito Tonton was That's there. So werewolf siya. I don't remember. Siya yung unang natalo ni Captain Barbell bago napunta dun kay Queen Gagamba. Papanoorin ko ulit. Yes. How many years ago na yun? Oo, then naalala ko lang din. Naalala ko lang din. Oo, it was 37 years ago. Grabe. Oh my God. At kasama mo ngayon, ang anak ako ni Captain Barbell yes, at ni Darna. Yes, right. That's right. Diba? Yes, at akong sumunod na Darna sa galing, mami mo. Galing. Pride ko yun kasi... I've been a Vilmanian since I know, was and I'm since I was in that. Grade school. Thank hindi pa ako you. Artista. I wasn't a singer. She lived in Morado, in Dasma. I lived in
Paraiso Corner Morado, and I used to go to her house to give her fruit and watch her swim. Kasi mababa yung bako. Super fan ako ni Ate V talaga. And my mom loves you to death. I love my her. Mom loves you to death. I told nga Ate V, sa dami ng plastic sa showbiz ate, alam ko tayong dalawa, di tayo kasali doon, ano, ever since. Your and mommy, that is why nandyan pa rin kayo. Yeah, that's, all you know and all you want to do is all you know is hard work and all you want to do is magpasaya ng mga tagahanga. Tsaka ang dream namin both ng mommy mo is makagawa kami talaga ng movie together. Kahit offer, yung hindi man lang natuloy, meron eh, pero hindi mag-work out. So kami na, ako, I'm being proactive. Naghahanap na ako talaga nung light lang na hindi na kailangan, hindi na uso yung kailangan may conflict na mabalik na. Tagisa ng mga ganong tingin. Paano naman kami magsasampala ng mami mo? Oh. Eh, petit ang mami mo, dagul ako. Hindi naman. Ang laki nga ng pinayat mo, sikip na sikip. Pero, oh. Sikip na sikip na yung kaluluwa ni Mami Mega. Nung araw sa studio, pag nakikita mo ako, pag pumayat akong konti, ano sabihin mo? Sabi ko, man, parang nakatayo na yung anino mo. Parang anino na lang siya naglalakad na ngayon. Ngayon na, sisikipan na yung kaluluwa niya. But Mami, thank you very much for being here, Mami Mega. I love happy. You to death. I wish we had more time. Look, I can talk to you. I could talk to you forever. Thank you. At abangan niyo rin ako sa vlog din, Mami Mega. Yes, I am so excited. Nag-guest din po si Luis sa vlog ko. And you are really my happy pill. I love you, Mami Mega. You are so decent. You were so well brought up by your mom and dad. I'm so proud of the man you've turned out to be. I love you. And yung, the way I call her Mami Mega, dahil Mami din talaga ang tingin. Yeah, Mami talaga since he was small. I love you, I love baby. You. Thank you guys. And ngayon pa lang, congratulations sa'yo. Thank at sa lahat so ng sa MMFF, syempre. Yes, including your mommy. Yes, when I met you in when Tokyo. When I met you in Tokyo. Alam mo ba nung nasa Viva ako, side story lang, gumagawa ko ng mga pelikula ko nung teenager ko, ang mommy mo, super, super duper Viva, ano yan, prime actor. Pag merong movie ang mommy mo, tapos tapos na, hindi pa lumalabas sa sinehan, alam na nila Mama Mina at Boss Vic. Pag papanoorin na nila sa Magnatech, noong araw sa studio, wow, yung Magnatech movie, wala pang music, walang ganyan, tatawagan nila ako, papanoorin na yung sa Ate V mo. Pupunta po ako, napapanood ko na lahat, iyak lang ako ng iyak, from minsan pa nating hagka ng ating nakaraan, hanggang paano ba mangarap, lahat yan, napanood ko bago lumabas. So, sobrang fan ako ni Ate V. Thank you. So, thank you very much guys. Thank you for watching Luis Lessons. Like, subscribe, share, lahat-lahat. Bahala kayo, may buhay naman kayo. So, thank you for watching guys. Bye-bye. Thank you, Paul. Thank you, son. Thank you.